na mo to, ha? Hihimay-himayin natin yung mga sinasabi ng mga ano, ng mga nagpapaawa. Ah, pasok! Bakit ba kasi maraming tao na gustong mag-disqualify sa isang kandidato on the basis of technicalities? Okay. Sa demokrasya, dapat papiliin natin ang taong bayan. Hindi dapat dinadaan sa DQ. Hindi dapat dinadaan sa technicalities. Hindi naman itong parang basketball o soccer na pwede kang manalo on the basis of a technicality. No? Ito po yung demokrasya. Hayaan natin pumili ang taong bayan. Bigyan natin sila ng hanggat maaari pinakamaraming choices nang meron po silang pinagpipilian. At alam na naman ng tao na na-convict siya. Ito ang kanilang litanya. Anong sinasabi nila? Hayaan natin ang taong bayan ang pumili ng kandidato. Alam mo, diyan pa lang sa unang linya na yan, maling-mali na ho yan eh. Wala namang problema eh. Si Secretary Roque, wala naman hong problema kung wala naman pumipigil kung sino ang pipiliin ng taong bayan. Pero sa lahat ng games, sa lahat ng laro o sa lahat ng paligsahan, meron tayong sinusunod na patakaran. Meron tayong sinusunod na guidelines. Halimbawa, hindi ko natin pwedeng sabihin, halimbawa lamang ito. Hayaan nyo ang taong bayan ng mamili ng Miss Universe. Yung paligsahan ng Miss Universe, di ba? May paligsahan ng Miss Universe. Hayaan natin ang mga usgado ang mamili sa Miss Universe. Huwag natin i-disqualify yung iba. Tama, mali. Ang problema, merong basihan. Merong guidelines kung papaano sumali doon sa Miss Universe. Papaano po yon? Unang-una, kailangan representante ka ng bansa mo. Hindi yung pwedeng, ako, Pilipina ako, pupunta ako doon, hey, sali ko dyan, nasali ko. Hindi yung pwedeng ganun. May dadaanan ka munang paligsahan dito sa ating sariling bayan. Para ikaw, kung ikaw ba'y mananalo, ikaw ang gagamitin sa laban ng Miss Universe. Tama, mali. May guidelines na tinatawag. Pangalawa, pwede kang sumali ng Miss Universe, okay? Kung ikaw ay Miss. Pero kung ikaw ay Mister, na nagpapanggap na Miss, hindi ka pwedeng sumali ng Miss Universe. Hindi natin pwedeng ilaban ito doon sa mga judge. Sasabihin natin, hindi, hayaan nyo ang taong bayan o hayaan nyo yung mga judge, mga usgado magsabi kung siya ba ay karapat-dapat maging Miss Universe. Hindi po pwede. Meron po tayong guidelines o meron po tayong sinasabi nating qualification para pumasok sa paligsahan ng Miss Universe. So kalokohan po yung sasabihin natin na hayaan natin ang taong bayan ng mamimili ng presidente. Meron po tayong qualification para ikaw ay kumandidatong presidente. Naintindihan mo, Secretary Roque, ikaw ay abogado. Tanungin niya ako kita. Isang tanong lang. Isang argumento lang. Ikaw ang sumagot. Bakit merong tinatawag na nuisance candidate? Bakit tinanggal yung si Rastaman? Bakit? Bakit? Kasi hindi siya qualified. Tama, mali. Hindi niya kaya ang magkaroon ng nationwide campaign. Wala siyang kakayahan, wala siyang partido. Tama, mali. Kaya siya tinatawag na yung nuisance candidate. Tama, mali. Pwede ba namang i-argue ni Rastaman? Hoy! Ganun yun, dilat na dilat. Hoy! Hayaan yung taong bayan mamili ng presidente! Pwede ho bang ganon? Pakisagot niya ako. Pakisagot. Since abogado ka naman, matalino ka naman si Kruke.
Diba? Ikaw matalino ka naman eh. Oh, pero pakisagot mo yun. Bakit merong mga nadi-disqualify tumakbong presidente? Bakit? Hindi ho sila pasok doon sa qualification. Tama mali. Oh, hindi ko sinasabing hindi pasok si Bongbong Marcos. Ha? That's not what I'm saying. What I am saying is wrong yung argument na sasabihin natin, hayaan mo ang taong bayan mamili! Ng presidente! Mali yung ganung argumento, boss. Pasensya na, hindi ako abogado, pero nag-aral po ako sa University of Commonwealth. The common sense po, ha? Diba, ganun na kasimple yun. Maling-mali ho eh. For non-filing of tax returns, eh di sige, kung ang tao ay maghuhusga na iboboto pa rin siya, hayaan natin ang taong bayan. Kaya nga kung eleksyon, ang tawag dyan, it's a political question. It is a question that can only be resolved by the people acting in their capacity as sovereign. Lahat po ng kapangyarihan. Ulitin ko sa mga hindi ho nakikinig at nagbibingi-bingihan at yung hindi nanood kahapon. Kung ako nga ang tatanungin, dapat hindi, 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 hindi. Sa English, no, no, no. Dapat hindi ma-disqualify si Bongbong Marcos. Paulit-ulit ko na sinabi. Mula noon, consistent ko yung sinasabi. Hindi kayo nakikinig? Yung mga sinasabi, double standard, double standard. Ang sinasabi ko ngayon ay yung argumento na hayaan natin ang taong bayan ng mamili. Malihong argumento ho yun. Bakit? Kasi pwedeng gamitin yan ng mga nuisance candidate, sabi nila, hayaan natin ang taong bayan na mamili ng presidente! Hindi kayo ang Comelec ang magdi-disqualify sa amin! Hindi pa pwede yung ganon. Bakit? Eh meron nga qualification eh! Diba? Ang hina ng braintology nyo ha! Tihan ng gobyerno ay nanggagaling po sa taong bayan at yung issue na kung sinong gusto nilang maglingkod ay po pwede lamang sagutin ng taong bayan, hindi po ng Comelec, hindi po ng hudikatura. Kaya nga po, ang hudikatura, nag-iingat po, no? Kaya po, miski a-appeal peto sa Korte Suprema, nag-iingat po sila dahil alam ng hudikatura, dahil sila po bilang mga magistrado ay walang mandato, sila appointive lamang, hindi dapat sila naghihimasok sa mga bagay-bagay na tanging taong bayan po ang dapat magbigay ng kasagutan. Mali po, sorry, pasensya na ho, ah, pero mali po talaga eh. Mali ho, alam mo, sabi ko nga nung pinanonood ko to eh, he is appealing doon sa awa ng taong bayan. It's more about feelings. Law is not about feelings. Meron ho talagang qualification, meron hong palutuntunan ang Comelec pagdating ho sa mga kandidato. Yun po yung kine-question ng mga dilawang pinklawan. Yung mga makakaliwa, yun ang anilang kine-question. Okay? Kaya nga, there is a court that handles whether ito ay totoo at hindi. Comelec said, hindi grounds yan para ma-disqualify si Marcos. That's a fact. Okay na yun eh. Pero yung sabihin natin na para, hindi, hayaan mo, taong bayan. Again, sorry to say ha, sorry to say, but these people, eh alam naman natin, kandidato si Sec Roque, sa ilalim ng itong BBM Sara team, eh he is so appealing to the feelings of the people. Mali ho kasi, pasensya na, huwag ko kayo magagalit Sec Roque, pero I think that is wrong, that is more on feelings. Hindi yun ang usapan dito, yung feelings. Nag-question eh, it's about facts. Although the decision, sinabi ng Comelec, hindi yan ka-DQ-DQ. I'm sorry, hindi yan tamang basihan para makancel ang COC. Okay? Yun ang decision ng Comelec. Respetuhin natin yun, pero wag na natin dramahan. Dinadramahan natin eh, hayaan natin ng taong bayan. Mas mataas ang kaya nga ang Supreme Court sumusunod dyan. Ang Comelec, mataas-taas pa ang Supreme Court. Hayaan natin ang taong bayan. Nagluloko tayo eh. Let the people decide. Let the people.
kung nating daanin sa technicality, lalong-lalo na kung alam ng lahat na ang kung magkakaroon ng eleksyon ngayon ay talaga namang tatlong beses ang lamang niya sa pinakamalapit niyang kalaban. Kung ang taong bayan ay nagkamali sa pagpili sa kanilang presidente, kung magiging presidente nga si Apo Marcos at sinasabi ng mga kalaban niya na ito isang malaking pagkakamali, hayaan natin dahil desisyon ng taong bayan yan. Walang kahit sino na dapat maghimasok sa desisyon ng taong bayan. Sir, opo, tama ho kayo doon. Walang dapat manghimasok sa desisyon ng taong bayan. So, ibig bang sabihin noon, lahat ho ng boboto sa taong bayan, pwede nilang ilagay yung pangalan ng kung sino mang gusto nilang presidente? Di ba ho, hindi? Pwede ko bang ilagay Senator Bongo? Hindi ho, bakit? Eh kasi nag-withdraw na ho si Senator Bongo. Meron ho tayong guidelines na ito lang ang pwede mong iboto. Tama, mali. Wag ho natin masyadong dinadramahan na, hindi, taong bayan. Taong bayan. So lahat tayo, pwede natin ilagay yung pangalan ng kung sino man na presidente doon. Pwede ho ba? Hindi, tanong ko lang ho yun. Sinasabi nyo, taong bayan na magdidesisyon. Oh, edi wag na natin nung lagyan ng ano dyan, wala nang shades dyan. Lagyan na lang natin, sinong gusto mong presidente? Blanco. Di ba? Bakit? Taong bayan na magdidesisyon. Kasi we are... And sabi ko nga nung inaano ko to, wow, ibang level to ha. So taong bayan na magdidesisyon. O kahit sino na lang ilagay natin dyan. Kung sino yung gusto mo maging presidente, ilagay mo dyan. O ako lalagay ko, President Rodrigo Duterte. O, pwede ho ba yun? Si Croque? Hindi pwede. Bakit? O, ayon sa ating batas, ha, na sinusunod, hindi na natin pwedeng ilagay o mag kumandidato muli ang dating nang naging pangulo. O, hindi na siya pwedeng mag-seek for re-election. Meron ho tayong batas na sinusunod. Hindi ho pwedeng sabihin, hindi. Taong bayan na masusunod. Taong bayan. Eh, paano kung taong bayan gusto si Pangulong Duterte pa rin? Pwede ho ba yun, sir? Hindi, tanong ko lang ho. Pakisagot pa lang ako na matindi. Pakisagot lang, Sir Croque. Kung gusto namin si Pangulong Duterte pa ang maging presidente at yun ang ilalagay namin sa balota, okay po ba yun, sir? Eh kasi yun ang gusto ng taong bayan eh. Okay po ba yun, sir? Di ba hindi? Bakit to? Meron nung kasing qualification. May batas tayong sinusunod. Meron nung kasi tayong nakalagay sa konstitusyon natin, bawal ang re-election. So dapat may pagsunod sa batas. Yun o ang kini-question nung mga kalaban ni Bongbong Marcos. Galangin lang din ho natin yun, sir. Yun lang ho. Ay nako. Crystal B, maraming salamat. Hindi, alam mo ang problema ko. Ito, this is my problem when you start to become a politician. When you start to become a politician, nababaluktot na minsan yung katotohanan. Kasi oh, pag politiko ka na, you are no longer standing on the truth. You are now standing kung ano yung magkaka-benefit ka. And at this moment, since he is a politician, he is under BBM, definitely, yung lahat ng sasabihin niya, favorable to BBM. Yun ang problema ko. Matalino to si Sec Roque. Kaya lang, dahil nga nasa ilalim siya ni BBM, naturalmente, lahat ng sasabihin niya, pabor kay BBM. Yan ang problema natin pag ang isang tao naging politiko na. Ba ho? Ganun ho talaga eh. Pasensya na ho ha. Si Croque, magkaibigan ho tayo, magkakilala ho tayo. Pero medyo this time, medyo parang sablay ho yun, sir. Ako, naniniwala ako ha, sa akin buong puso ko, dapat talagang kumandidato. Hindi dapat ma-DQ si Bongbong Marcos. Once and for all, dapat matapos na itong usapan na ito eh. Dapat to talagang kumandidato siya. Kung nanalo siya, then... galangin natin, respect the authority. Yun ang gusto ng taong bayan. Galangin natin and let's all wish na bumangon talaga ang bayan natin. Sabi ko sa inyo, pag nanalo si Bongbong Marcos, sabi ko sa inyo, unang-una ako magsasabing galangin natin ang kagustuhan ng taong bayan.
Yun ang majority ng kagustuhan ng taong bayan. Galangin natin, respetuhin natin. Dahil I believe in Romans 13 verse 1. Respect the authority. It is God ang naglagay dyan. Yun akin. Pero ngayon, linawin lang ho natin. Linawin natin na maigi yung mga maling facts na ipinapasa ng ilang mga kandidato. Especially, alam naman ho natin, eh nandun sila. Ayan, medyo sumasarado na isip. At in any case, lahat na naman ng putik na ibato na nila eh. Pero, bagamat lahat ng putik ay nabato na, eh 60% ngayon ng taong bayan ay boboto pa rin kay Apo Bongbong. Wala na po tayong magagawa. Sabi nga po nila, the voice of the people is the voice of God. Wag na... Doon sa part na yan, sa totoo lang ho, hindi ako naniniwala. Pasensya na ho ha. Alam ko yung vox vox fili fili fo 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 fo. The boys of the people for Voxy. Sorry ho ah. Although, naniniwala naman ako na kung sino man na maging pangulo, ayan ay inalaw ni God. Okay? Naniniwala ako doon. Kaya nga nag-utos ang Panginoon, submitted the authority. Pero yung Vox of the people is Vox of God. Maling maling konsepto yun. Why? The people right now, they think differently. Kaya nga, ang Bible sinabi, di ba, ang world, iba ang takbo ang isip. Kaya nga, ang sabi, do not conform to the pattern of this world. Kung sasabihin natin, ang takbo ng isip ng tao, desisyon ng tao, ay tama, at yan ang boses ng Diyos. Patay tayo dyan. Bakit o? Eh, magkaiba yung sinabi ng Biblia, do not conform to the pattern of this world. Iba mag-isip ang mundo. Hindi ibig sabihin na nalo yon, ibig sabihin, boses ng Diyos yon. That's not true. Sorry, pero I will argue with you with that. Maling-mali ho yun. Pasensya na yung box nyo. Ha? Pero pagdating mo sa respeto sa mga authority, ako agree ako dyan. We submit to the authority ordained by God. Pero the voice of the people is not necessarily the voice of God. Sorry. Tayo mag-Diyos-Diyosan bilang mga kritiko, no? Tanggapin natin ang boses ng Panginoon expressed through the will of the people. Ituloy ang eleksyon, ituloy ang pagtakbo ni Apo Bongbong, batuhin ang butuhin kung gusto nyo, pero maghuhusga ang taong bayan. Ang sinasabi ko lang, huwag nating ipagkait sa taong bayan yung pagkakataon na sila mismo ang pipili ng kanilang mga opisyales. So, anong prediction ko? Well, kung ngayon po ay 60% na meron pang nakabinbin na issue sa disqualification, eh siguro po ngayon, lalo pang tataas si Apo Bongbong sa kanyang survey, no? Ayan. So, ayan yung kanilang, pattern. Ibig sabihin, kanilang ini-imply sa tao. Oh, dahil nanalo nanalo sa COMELEC si Bongbong Marcos. Dahil dyan, lalong tataas siya sa survey. Sorry ha. Pero ano ito? Mind conditioning? Na dahil nanalo siya sa survey, nanalo siya sa COMELEC, lalo siyang tataas sa survey. Sorry. That's what you call mind conditioning. Ako naniniwala pa rin talaga ako na one of these days, even if not until I don't know, one of these days mabumulat at mamumulat ang isipan ng tao kung sino talaga ang karapat-dapat na presidente. Kung sino talaga ang may ginagawa para sa bayan at sino yung wala natutulog lang sa bahay. Magigising lang pag merong motorcade o kaya karabat. Darating ho yung panahon na marirealize ng tao kung sino talaga ang tunay na public servant. Ako, I'm putting... Ito, walang biro ito ah. Actually, isa ho yan sa tinanong ko off-cam kay Isko. Sabi ko sa kanya. Ito, walang biro ito ah. Totoo, sabi ko. Hindi ka ba na yung totoo, sabi ko. Kasi tinanong ko siya sa interview, pero inulit ko uli. Kasi baka mamaya yung interview, pakit lang eh. So,
off cam, tinanong ko, hindi ka ba na ano na kulelat ka? Tinanong ko, kulelat ka? Wala, ano yun? Alam mo, sabi niya, napaka-optimistic niya sinabi na, alam mo, naniniwala ako sa Diyos eh. Naniniwala ako na kung gusto talaga ng Panginoon at mahal niya ang bayan natin, hindi niya tayo pababayaan na mapunta sa tut, ganun. Hindi ko na lang sasabihin. Hindi niya tayo hahayaan dahil naniniwala ako na mahal ng Panginoon ang bayan natin. Hindi naman niya siguro tayo pababayaan. Alam mo, nung sinagot niya sa akin yon, I saw in him the sincerity. The sincerity na all he wants is maayos yung bayan and makita mo talaga na yung, eto walang biro ito ha, kinikwento ko lang yung usapan namin off-cam. Kasi tinanong ko sa kanya yan eh. Talagang sabi ko, eh kasi wala eh, wala kang pag-asa. Ganun talaga eh. Sorry, kahit itanong nyo kay RJ, yan yung tanong ko eh. Sorry ah, Isko, wala ka talagang pag-asa eh. Ito, alam mo, sagot niya sa akin talaga, naniniwala kasi ako sa, ano eh, sa Diyos eh. Naniniwala ako na mahal niya ang Pilipinas at hindi niya tayo pababayaan mapunta sa ganito. So siguro naman pipili ang Panginoon ng leader na alam niyang para talaga yung para matulungan yung bayan. Sabi ko, okay.